Ang ining programa ginadala sa inyo ni Vice Governor Jeffrey Ferrer, kagsang Ubalaba Ilongguware, Pandanon Resort, Pepes Plus Balboa, Tingting's Native Food, Snappy Printing Services, Chong Tapsilogan and Sizzlers, kagsang Smile Residences of SMDC. Si Vice Mayor El Cid Familiaran is head sang local NCOV task force, and joining him today si Mr. Jomari Vargas. Ang term ko rin siya is the disaster czar sang Bacolod. Hindi nga siyang nagatuga sang kalalatan, kundi siya ang nagapugong sang dugang nga kalalatan. Upod naton sila karon nga aga sa Radio X. Vice, anong latest update sa ginhatag ng suporta ka siyudad? You have 10 million? Nag-approve kami last one, guys, ang 10 million. A standby fund to be used by the inter-agency task force. You know? But iyan isang city health standby funds. So ang aton si Doc Grace, si Doc Mel, kung anong ilang immediate needs. So ang first, I think, nga very important is ang i-purchase ang PPEs. PPEs? Yes, personal protective equipment. Mm-hmm. No, sa ron siyang aton health providers. Sa ron siyang aton doctors, nurses, sa aton ambulance employees, even ang aton policemen. Sa ron na nila. In case nga may mga POIs sa kabarangay. Very important siya eh. Kaya, I thought to parosin siya siyang face mask na usaron mo 8 hours, throw away galing eh. Kung may suspect ato sa barangay 10, pagkatoy ato sa nga itong ambulance, dulong nila sa hospital, haboy na itong suit. May another call naman sa bata. Suksok ka naman, ilis. Daw nubihan na isang artista, bigali. Yeah. Including ang, kana, ang boots, ang shoes. Pag sila ka nga PPEs, ano ni siyang kit? What does it comprise of? Ano ni niya? Kuha na siya. Full. Bilang kompleto. Saka logo, goals, gloves, bayo, pating, sapatos, shoes. Daw astronaut ka, sir? Daw astronaut ang guha mo. May midjas pa niyo, ilan na yun. Kaya tingnan mo lang mo. O ba, may procedure mag-handle na rin dapat ang virus. Hindi kasulod siya mo. So, amuning tsura ka pipiiwa. Hindi kayo may overlay mo. Hindi dapat train siya. Even sa news in China, every day may three nurses trainer. Gakalat na eh. Infected eh. Magtakot ka, mag-uba siya na dapat. Oh. Para sa aton lang face mask na, hindi mo siya pakaptan ko pa lang. Kaya na pa rin may matandog ang face mask. Okay. So, PPE, isa sa mga priority for acquisition. Bali, una nga baklon ka, syudad. Pila nang gina-istoryahan ta? Ang estimate nila is more or less mga 3,000 plus na each. Ang 3,000 plus, makatunin sa diin? Amo na siyang complete, sir. Hindi. Kaya sino ni i-deploy? Standby. I-deploy niya sa City Health natin. It could go to may barangay level responders na kita. I under the may bagong circular subong, sila yung monitoring lang. Although nga i-train sila, but ang ilang roles ini inform na nila dahil ng CDL. May bago ganing circular nga, which is very good kitan ko. Kasi sa first meeting amon sa inter-agency sa task force, gapamangkot ko mo siyang immediate action sa each department or agencies. Now, karon ang Bureau of Immigration, may very important role siya, may coming from the DIAG na, napag-abot siyang guest or tourist mo di, inform mo dayon si Kapitan, na may nag-abot di, si Mr. De La Cruz, na taga-imo barangay. So, alam mo to, or na-inform mo ng barangay officials, na si Mr. De La Cruz gali, nagpuli from, so, mamonitor na to ni.
ang Bureau of Immigration ma-inform sa barangay kapitan. Yeah, barangay officials. Barangay officials. Uh-huh. Na may arrivals. Mm-hmm. Tanan arrivals. Kaya ang ato ng mga foreigners na ito, nag-time-in sa Bureau of Immigration. Pag-abot nila. So may list of arrivals. Isang very important dako na plus factor sa aton sa to prevent sa spread sa or pag-monitor sa mga sa would be infected. So ang surveillance capabilities ma increase if you yes, do this. Sir. Yes sir. Okay. Taw ang pamangkot may ara ko bi sang possible symptoms sang NCOV or ang kilala ko. Ano magwa lang ko sa dalan kag matawag tricycle kung gusto ko makadto sa ospital. Kaya ang istorya may ara isa eh nga well, of course let's not talk about this anymore. Nga siya nag-drive sang kaugalingon niya sa ospital. Dala pa ang bata ya. And then pag-abot sa ospital naman ko siya, diinding PUI department. I mean, you know, let's talk about that. Sir John. Well, so yung amon naging kasugtan sa last meeting, ang amon office, plastas siya sa ambulansya, no? Ang 20% na ma-handle na siya. Parang siya, why na bilang iya ubra, amon na ginaya. So hindi ka mag-grab? Hindi na. Amon na ginaya ambulansya. And ambulansya na sanitize na niya siya. Ang tao doon na naka-full PPEs, naka-manwag-handle sa ng pasyente. Para hindi na mo ma-deny ang CTs yung ibang cases, medical cases sa Sudan. No, sumong niyo, we have about 18 ambulansya sa whole load mo. Yes, yung Red Cross, Amity, Chamber. Nag-barangay nga may mga ambulansya. Amo na silang cater na lang yung normal nga incident sa Sudan. And yung isa kabilog nga para sa git sa MERS-COV, sa NCOV, amo na ginaya siyang, hindi, nisa pag-usa ron. Para na ginaya mag- isa kabilog. Matransport niya siya sa kundi na siyang lugar, dalawa sa hospital. So may partneran na nakabas niya. Narin sa BOQ, narin sa security office, KAAP, naman na. So exclusive niya siya? Exclusive lang kita siya para sa mga disease, ERV. Ang airport, may arada standby ambulance? Again, request naman ang ako counterpart sa province, si Shepard. To have a dedicate also to ambulances, yes, in Talisa kag Silay, para sa CAP, like sa airport na gita mismo. Dedicated. Dedicate nila dito. Ma-standby to siya in caso gita man, no? Kaya di pwede nga, kami pwede mahalin ato dito sa matrasar. Kaya yung request ko to ang CAP manager kung pwede, kahit hindi daw pamilyar ko sa design ng building sa airport. Kung si Parang nyo lang nalapit sa General Aviation ang tao magkawa sila. Hindi kayo gusto mag-alarm ang passenger dala sa airport. So, amo daw yung istorya na mo nagligad. So, dala na makanto yung ambulansya. Para magwa din si Dacon, I hope in the province, ma-set up nila naman yung isolation room sa provincial hospital. Pinakalapit, you know. I think we're still looking into the possibilities na dito mismo kung pwede nila mag-cater, dito na lang sa provincial hospital. Alright. So, transport kay Sir John. But Vice, ang peculiar sa Bacolod is the fact nga although ang sakop na ng isang task force is only Bacolod, but ang Western Visayas Regional Hospital RDA. So you have a peculiar situation nga gwa, you are also thinking about other parts of the province. Let's talk about facilities. Pila ka bilog ang aton bulutangan di sa bongsang PUI? Sa government, I think, ang Regional Hospital 3. But kwarto na isolation room. May additional PUIs, may room silang i-convert. Ang tatlo, igo naman na guro, no? Hindi, individual na. Individual. Individual. Kaya ang isa karoon to, infected ni saya, hindi. Lahat siya. Mulos-mulos lang siya, matindo ko diyan isang pao. Hindi, pwede. Hindi, pwede. Pwede. So, pero nga tatlo. I thought may ara SARS room, remember? I think amo man sa Gapon. Amo man sa Gapon. But I thought it was below standard. Ang SARS room. No, I think nakuha nila na. Hindi na pati yung kwarto ko na. Yung para sa imobe. Seal. Yeah. Seal. Kwan siya daw negative. Pressure. Okay, sa ito nga pagpanumbalik istorya, facilities and other needs.